shipment na raid at na confiscate ng gobyerno back in 2017. At ito ay naging subject ng isang Senate inquiry at familiar yung mga sumusubaybay noon nung mga panahon na yon dun sa hearing na yon, and we were able to obtain mga testimonial and documentary evidence that would link the all these people, sina Pulong Duterte, Manscarpio, Nick Faildon, Allen Capuyan, Charlie Tan, and others na members ng Davao Group Drug Smuggling Syndicate. No? So, yun. Ngayon, ng mga panahon na yun, winitewash nila yung mga links nitong mga malalaking tao, yung mga kasabwat nila, no? Nila ng Davao Group. Tapos, ang tinamaan yung mga expendables, ikaw. So, yun lang ang clear nila. Ngayon, we were able to obtain additional evidence. Kaya, yan na ngayon ang pinail natin. Documentary yan and testimonial evidence. Kaya, ano na to? It's an open and shut case, no? Uusa dito and tingnan natin kung anong sasabihin nila about this. Okay, bali ganito yung naging modus. Itong Davao Group, ano sila? Sila yung nag-control nung flow nitong mga kontrabando, no? Hindi lang drugs, meron pang ibang mga kontrabando. Tapos, para silang, ano eh, kumbaga, toll gate, no? So, yung mga regular smuggling, pinapalusot nila, lahat sila. Tapos, yung mga special na smuggling operation na nandiyan dyan na yung mga droga, yun ngayon, ang ano nila, kumbaga sistema nila. Tapos, in this particular shipment, ang pinakang drug lord na nag-finance dito at nagpasok ng droga is si Charlie Tan. Itong Charlie Tan, ano ito? Kapartner ito ni Michael Yang, no? Sa Davao pa, pero barkada ni Pulong, no? Si Charlie Tan, si Michael Yang, tsaka si Pulong, members yan ng triad. Okay? Ngayon, nung dito na nagpresidente na si Duterte, dinala nila yung operations na yan dito sa Manila. So, ang nag-a-act basically ng pagiging protector, itong si Pulong and si Manscarpio. They will make sure na because of their influence, eh talagang walang aangal, ano? Walang haharang sa shipment. So, meron ka ng drug lord na financier, may mga protector ka, tapos ito naman yung mga facilitators, sina Nick Faildon, yung si Neil Estrella, yung kanyang deputy, tapos si Allen Capuyan, ito yung big brother na tinatawag, no? Siya naman yung kumakausap doon sa iba pang mga pinagdadaanan ng mga shipments to make sure na hindi sila maharang hanggang palabas ng customs. So, itong shipment na to, nakalabas ito because of the interventions of this Davao Group. Tapos, natimbrihan ito galing sa China. No? Apparently, yung mga karibal na triad nitong mga ito, sila mismo yung nagsumbong sa Pilipinas at sa Philippine authorities para masabat itong shabu shipment na ito. Kasi may mga na-displace. Ang ginawa nila Duterte, nung naupo sila, itong grupo nila Michael Yang, nila Charlie Tan, yung grupo nila, yan ngayon yung nag-control at nag-monopolize ng illegal drug trade. So may mga dinisplace sila ng mga
mga drug lords diyan, yung mga hindi kasama doon sa kanilang sindikato, tapos yung mga shabu laboratories, sinatdown nila, para ngayon yung supply, mamonopolize na nila. So ito na ngayon, nung na-shutdown na yung local manufacturing, yung mga shabu labs, yung supply ngayon would come directly from their sources sa China through the triad na pinapacilitate nito nila Charlie Tan, Michael Yang, and itong Davao Group nila Pulong at nila Mads Carpio. So yun. Itong shipment na to, yun yung na-intercept. Okay. Hindi, na-intercept ito, just to be clear, na-intercept after nang lumabas sa customs. So they were able to, I think just yung cylinders, iba yung magnetic lifters. Iba pa yun. Di ba? Iba pa yun. Okay. Noong time na yun, I was the only one who was providing the evidence that would link sila Pulong and everybody else doon sa buong mga na-involved doon sa shipment na yan. Pero noong time na yon, ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Richard Gordon. Eh noong time na yon, magkaalyado pa sila ni Duterte, no? Kaya talagang he was practically lawyering for Pulong Duterte at that time, no? Hindi ako binibigyan ng espasyo. So we even had a brief clash there. So ganun yung situation. Talagang it was whitewashed. Tapos, expectedly, pinorward kunyari, nag-file kunyari, pero clear lahat ito. Itong mga taong involved. It's still ongoing, pero yun nga, no? Sila pa yung may audacity to do that. So nag-file sila ng iba't ibang harassment cases against me. But yun nga, nothing is taking so far, no? And kaya ngayon, ito naman. Okay. Nakita natin that they're not in control of the judiciary anymore, so it's time to file. The sensitive nature of this case, ano, may mga testigo na syempre pag nalaman nilang sila yung mga testigo, eh malalagay sila sa alanganin. Okay. Tapos ganun din yung mga documentary evidence. Maliwanag ito kasi as far as yung droga na nasabat is concerned, so nakuha yan, well documented yan. Unlike kasi dun sa case ni Senator Laila De Lima, finila nila ng illegal drug trading case, pero ni isang gramo ng droga wala. Oo. Ito meron. Meron talagang nahuli, no? And it's not through the efforts of itong customs, kundi ito ay afterthought kasi nagkahulian na eh. Maraming agencies na ang natimbrehan, so obligado na silang huliin. Mahirap ng arburen, ika nga, no? So yun ang napalusot nila ang itong mga cargo. So ang tanong noon, ito yung sinasabi ko noon, when I was establishing the link kay Pulong Duterte at that time. So sinabi ko, si Pulong Duterte, member siya ng triad, tapos sinasabi